other country, walang ganito na mga refund-refund ng taxes, di ba? Sa Japan lang meron. Napakalaking halaga. Sino magbibigay sa'yo ng worth 200,000? O, di ba? Wala. Happy Valentine's Day! So, kami ngayon ay walang date ng aking asawa. Unahin muna namin ngayon maghanap ng pera, no? Siyempre. So, since magpo-forgood na nga dito sa Pinas yung asawa ko, kakauwi niya lang galing Japan, process na namin ngayon yung kanyang lump sum. Kaya nandito yung documents. So, baka yung iba, walang idea or hindi nila alam na kapag kayo ay nagtrabaho ng Japan, matik yan. Kapag uuwi kayo ng Pilipinas, basta nakapag-stay kayo doon, nakapag-trabaho kayo ng 6 months and above, meron kayong makukuhang lump sum, back pay, kumbaga. Tax refund. So, kung maalala nyo, bawat sahod natin dati sa Japan, may mga taxes tayo na kinakalda sa ating sahod. Makikita sa payslip yan. So, ibabalik yan sa atin ng Japan government through sa ating lump sum. So, bago yan maibalik, syempre, ipaprocess natin yan. So, nandito na yung mga documents. Ipapakita ko. Yan, pinakauna syempre yung passport. Ipo-photocopy yan. Yung pinaka-image natin ng passport, yan. Nandyan lahat ng mga information. Tapos, para sure-bull na lahat ng may tatak dito, pati visa, lahat ng mga tatak, papunta at pauwi ng asawa ko, no, ng passport, ipo-photocopy namin yan. So, number one, itong passport. Pangalawa, pinaka-importante din is yung blue book natin. So, ipo-photocopy din natin ito, no, para meron tayong kopya kasi original po yung isi-send natin. Maalala ko dati nung ako po ay nag-process nito, original blue book po yung pinadala, no? Syempre, para secure yung mga information, make sure magkaroon tayo ng sarili nating kopya. And ito yung mga alien card ng asawa ko, 5. So lahat ipo-photocopy namin ito, papadala din namin. Meron tayong my number niya, kalimutan, my number yan, ipo-photocopy din natin. Photocopy ang ipapadala, hindi yung original. Ang original lang is yung blue book. And syempre, ito yung finil-upan natin, no? Ayan, lahat dyan. So, this is page 16, no? Ayan, wala na yan sa likod. Page 16 and page 15. Yan, page 15. So, lahat ng mga information niya dyan, yan, naka-filled up lahat yan. Then, ang kanyang bank certificate. So, kami po ay Metro Bank. So, eto lang, ang mali namin dito is yung full name niya, hindi full yung middle name, no? Mark Andrew A lang. So, pupunta muna kami ng Metro Bank kung saan ito, Bacau branch kasi kami. Pupuntahan namin, ipapa-edit namin. So, kukuha kami yung pinaka-full name talaga kasi minsan, kung tayo ng Japanese na medyo stricta, baka hindi o-honor itong incomplete na middle name. So, gagawin natin itong complete para wala nang mga jikan-jikan kakaroon ay babalik ng documents kasi nga kulang. Okay? So, eto dito natin isi-send. Airmail. Yan. Airmail. Andyan yung sa Japan pension. So, yan na lahat. So, lahat ng uniform photocopy namin para sure. Para may send na sa Japan pension. So, puntahan muna namin yung bangko namin. Yung Metro Bank para ipa-edit yung bank certificate. Kasi may mga napanood ako na dapat kompleto talaga. Well, anyway, yung sa akin, hindi ko na maalala dati. Metro Bank din ako. Pero I'm sure, parang kinumpleto ng Metro Bank. Kasi POEA branch yung Metro Bank ko dati, no? Pinaka-main. And yung sa amin dati, 48 ang palitan. So, medyo malaki yung nakuha ko. Mga 200,000 plus. 200, basta above. Pero not beyond 250 naman. So, basta 200 plus. Malaki na rin. Ngayon, kasi maliit ang palitan ng yen. Ayaw namin sana muna i-process. Kasi nga, 0.37 lang. So, parang iniisip namin yung mga Zangyor, yung mga OT ng asawa ko dati sa Japan. Parang, injustice. Kasi pag mababaliwala yung mga OT,
kasi nga maliit ang palitan para hindi ka rin nag-OT, 'di ba? Pero no choice, kailangan na nating i-process kasi nga daw baka mawala kasi pag tumagal ka dito sa Pinas na hindi mo na i-process eh hindi mo na daw 'yun makiklaim. Baka matiway lang. So, imbis manghinayang ka dun sa mga OT-OT mo, baka kahit ni piso, ni sintimus, wala kang makuha. Baka 65 years old na bago ulit makuha. Yung talagang pension na talaga siguro. Oo, kasi makapag-process ka lang nito ng pag ikaw ay more than 6 months na nagtrabaho sa Japan and not beyond 10 years. 5 years? 10 years. 5 years ba? Oo, 10 years. So, pag lumampas ka sa pag lumampas ka na kasi ng 10 years, yun, hindi mo na makukuha yung lamsa mo. Parang, makukuha mo na yata siya pag senior ka na doon. Yeah, senior citizen 65, na. 60 years old. 65 or 63. Oo, pensyonado ka na doon sa Japan. Naku, ayoko nang tumanda ang asawa ko doon. Siyempre, mas... Yeah, dito mo nakukunin yun. Ipaprocess mo sa Japan Embassy. Oo nga. Ang ibig kong sabihin, kung magte 10 years ka pa doon sa pagtatrabaho, ay ayoko naman. Another 5 years pa. Grabe naman. Diba? Eh, hindi mo ako kasama. So, mas okay nang dito. So, ayan. Walang Valentine's Day. Pahala kayo dyan. Mas kami, maghanap kami ng pera. Meron naman, mamaya. Magde-date kami. So yan, tapos na nga kami sa bangko. Napapalitan na namin yung full name ng asawa ko. With full middle name na talaga yung nakalagay. So, gora na tayo. Isisend na natin to sa EMS. Para after 5 to 6 months, makareceive tayo ng lump sum. Sana lang, no, tumaas ang palitan ng yen after 5 months or after 4 months bago pa nila maipadala yung talagang pinaka-refund. So, eto na. We're going to Manila. Doon pa kami sa Manila maghanap ng, ano, ng EMS. Parang wala kami nakita dito sa General Trias. So, after pala ma-send yung mga requirements ng lump sum papuntang Japan, ang first pala na ma-receive natin dyan is worth 80%. So, meron pa yung ma-receive after ng 80%, 20% naman yon. So, maipaprocess lang natin yung lump sum natin na 20% kapag ka na-receive at successful na yung payment ng 80%. Kasi meron yan silang ipapadala. Siyempre, isusuli nila yung original na blue book together with yung 20%. May fill upan ka ulit doon para may process yung 20%. Yun na naman yung isi-send mo. So, bali, dalawang beses po na makakatanggap tayo sa ating lump sum. 80% and then 20%, a total of 100%. So, yun, di ba? Sa other country, walang ganito na mga refund-refund ng taxes, di ba? Sa Japan lang meron. I don't know lang sa iba, no? Kasi hindi pa naman ako din nakapag-try na maging OFW sa ibang bansa. Japan pa lamang. Pero as in, napakaganda ng Japan kasi ibabalik nila yung mga taxes mo, which is napakalaking halaga. Sino magbibigay sa inyo? Sino magbibigay sa iyo ng worth 200 plus, 200,000? O, di ba? Wala. So, ewan ko lang, mag-comment nga yung mga ano, nakatry maging OFW sa ibang bansa kung meron din kayong ganito. So, ayan, mag-a-update kami ulit kung magkano, no? Sana nga umarangkada ulit yung yen para happy-happy. Ayan, thank you so much! Bye-bye!